Jack. Last year attend namin. Tara. What we do here is go back, 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 back. So what's up mga kayut, nagbabalik Erwang's Motovlog. So ngayon mga kayut, hindi muna tayo babiyahin ng angkas dahil nandito tayo sa may Northern Blossom Flower Farm Atok Benguet. So kung gusto nyo rin pumunta pala dito, hindi ko rin alam dahil magdamag akong tulog sa van. Pero from Manila, inabot kami ng almost 6 hours sa biyahe. At kung pupunta ka pala dito, siguro din mo may dala kang jacket dahil ang lamig dito, parang jowa mong nanlalamig na sayo. At kung gusto mo na rin palitan yung profile picture mong payat ka pa, siguradong swak na swak ka dito. Siguraduhin mo lang matino ang kasama mo at baka magaya ka dito. Siguradong tanggal ang lamig ng katawa mo, dali init ang ulo mo. At kung napagod ka sa pag-iikot dito, huwag ka mag-alala dahil may libreng only copy at 2 pirasong kabayan. So yun nga mga kayut, kagigising na naman natin. So nandito na kami papunta sa Tabayoc Lake o yung tinatawag na Mount Tabayoc and the Four Lakes. So aalamin natin guys kung bakit tinawag na Four Lakes. So pagdating namin sa lugar guys, sinalubong kagad kami ng Tabayoc Lake o Lake Tabayoc. So pagdating namin guys sa area, sinorient kagad kami ni kuya. So nakwento rin niya pala guys na masyado daw misteryoso tong lugar na to. Na kung minsan daw parang ayaw niya tumanggap ng mga guests. Hindi si kuya yung may ayaw ha, ito mismong lake o ito mismong lugar na to. So yun nga mga kayut, nagsimula na kami magtayo ng mga tent. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko dahil sobrang lakas ng hangin guys. At ang dala ko lang tent, itong beach tent na galing pa sa Shopee. Sobrang solid ng lugar mga kayut. Malamig ang simoy ng hangin, napakatahimik ng lugar, at napakaganda ng view mga kayut. So dito talaga masarap mag-unwind. So yun na nga mga kayut, bago pa nga umulan, pupunta na namin ang tinatawag na Three Lakes. Yes guys, yung Three Lakes, yung natitirapan tatlong mystery lake dito sa Mount Tabayoc. So yun guys, usually daw is nilalakad lang talaga to mula dito sa Mount Tabayoc. Hanggang dun daw sa jump off ng Three Lakes. Pero kami tinrack na namin dahil nga masama ang panahon at baka maabutan pa kami ng dilim. So kung makikita nyo pa mga kayut, baka sa aming mga mukha ang mga ngiti at saya papunta sa Mystery Lake. So yun na nga mga kayut, nandito na nga kami sa First Lake o yung Ambulalakaw Lake. So wala naman masyadong kakaiba dito sa lake na to mga kayut. Pero dito guys is parang na-scam kami ni ate. Kasi guys ang expectation namin is parang yung Lake Tabayoc na tanaw-tanaw lang. Pero kailangan pala namin mag-train ng almost 3 hours para lang makita yung tatlong lake. Hindi rin biro itong dinadaanan namin mga kayut. Dahil pag nalubog ka, siguradong rendon labrador ka mga kayut, iwan pati chinelas.
At after nga ng isang oras na paglalakad mga kayut ay narating na namin itong pangalawang lake, ang Lake Letep Ngep. So dito guys yung may mga Instagrammable na spot. Pero ingat lang kayo mga kayut dahil sigurado yun na ang last profile picture nyo pag nangyari. Dahil pag nalabog kayo sa lake na yan, kakainin daw kayo ng kumunoy. Tabunan na siya ng mga ano, grass. Sabay-sabay tayo. Grabe. Para tayo sa nakatakot na. Pag summer, pwede ka dyan mag-jumping-jumping. Pero sa gitna, hindi ako nalagay sa gitna. Grabe. Nakatakot na. Pag summer, pwede ka dyan mag-jumping-jumping. Pero sa gitna, hindi ako nalagay sa gitna. Bulbod. Sige nga, testing nga. Itigas? Itigas dyan. Pero dyan, talagang lulubog ka talaga eh. Try mo nga Roy, di ako naniniwala eh. Some side labas mo dyan. So yun nga mga kayut, ang Inlocos Lake ay napupuno na ng lumot sa ibabaw nito. Pero ingat! Dahil ang ilalim nito guys is napakalalim daw na lake. So dito pwede kayong mag jump shot pero isang beses lang daw sabi ni ate. Dahil sigurado wala nang kasunod. So yun na nga mga kayut, isa na namang scam ni ate. So bago pala makababa dito sa bundok na to guys is kailangan namin tawirin tong Junior Pulag. Kung nakaakit na kayo guys sa Mount Pulag, eh siya lang naman ang isa sa pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas. At dahil nga nakapunta na tayo doon mga kayut, eh meron nga talagang kahalintulad nito sa Mount Pulag dahil sa sobrang lamig nito and sobrang lakas ng hangin. At tulad nga ng kinakatakutan namin, inabutan na kami ng dilim. Ito ang aming kalagayan ngayon. Tulungan niyo po kami. Kami po ay binabagyo na rito. Tulungan nyo kami! Hey! Pinapalayas tayo dito eh, no? Hindi na kami okay! Hindi natin mag-back. Hindi na natin mag-back. Oo, pwede ka tayo makakulong ng ganito. Saban na lang tayo. Oo, sige. Kaso, kung tinanggal natin yung gamit ko dito, hahangingin na to. Yung mababasa, dali mo. Wala. Trip na kami mga kayut.
Hindi kaya, nasa hangin. One. Retreat kami mga kayo. Tara mo rin. Tara. Woo! Malas. Retreat ka ba? Retreat. Saan ba yun? Ito? Basam! Last year attempt namin! Tara! Hindi kinain ng powers! Kaya rin? Ba't nandito kayo? Eh, pinabagyo ang tent namin eh. Wala ka rin? Nung sumisigaw ka doon nila, tulong! Paakit na kami. Paakit na kami dito. Ah, dala nyo. Dala mo na gamit mo. Tent na lang yun nandun. Lamig puta. Bali-bali na yung ano kayo. Nakatayo pa yung tent namin. Parang. Bukas maghanap pa tayo. Pero may pabigat yun sa inyo. Yung gamit namin. Yung ibang gamit ko nandun. Pero yung ano bag ko nandito. Grabe. Di nyo wala kami sinigawan. Retreat. Tarang nga kami. Nagamadali na rin. Nagamadali. Basa nga ako eh. Wala kang ano sa marami. Mampayong. Si Lauren lang yung mampayong eh. Munti pang maliglag sa akin. Pag tingin ako masamsam. Napakapit ako doon sa damo eh. Abangan ang susunod na kabanata bukas. Sa may bulakan yun. Ay naku. Boy pa kaya intent ko doon. Dito na kami sa band niya kayo. Evacuate. Let's evacuate na. Intent ko, wala na. Baka na siguro yung load lang. Pero matatayo pa eh. Mukha lahat eh. Yung normal sa kanila to. Parang bagyo na to sa atin eh. Matama na sa mukha ko yung tilt eh. Tayo tarantang-tarantang sila chill na chill eh. Gabi muna tayo mga kayo. Nung papunta tayo, wala ano ba? Kansaya pa rin eh. Ay, nakatapalan natin. Pwede naman, tawagin na natin namin. Oo. Sa tent ko. Wow, ano yung tent ko. Pinasok na ng tubig to. Grabe, oh, bamba na. Boy ka pa ba, boy? Bali-bali pala yung pole ko yun. Bali. Ayan. Wow, ano man. Ay, susunod ka ba kaila, ano? Hindi sila ng tinapay. Hindi na. Grabe, kawawa yung tento. Swimming pool na. Bali-bali yung mga pole. So ito na nga mga kayut, dumating na yung tamang oras. Tamang oras para sa aming kaibigan. Hindi man maganda yung panahon, pero alam ko ito yung pinakamagandang araw para sa kanya. Magkahalong ka ba? Kilig? At sigurado nginig. Sa lakas pa naman ng hangin dito sa Tabeo. At sa sobrang lamig. Pero iba pala talaga nagagawa ng pag-ibig. Sa dami nating inakyat na bundok, dito sa bumabagyo pa talaga. O ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Ay!
Secret! Hindi pa din license mo siya. Para sa inyo, King and Rachel, congratulations! So, isa lang masasabi ko sa inyong dalawa, mga kayut. Humayo kayo at magpakarami. At maraming maraming salamat na rin at naging parte ako ng isang pahina sa buhay nyo. At kung napapanood man ito ng mga anak mo ngayon, King and Gracia, eh sigurado magiging proud sila.